If you are new to my channel, please do me a big favor. Please subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Thank you in advance and bless you! Magandang buhay po sa inyong lahat. So again, this is Ms. Sei Carranza, one of the licensed real estate broker ng ating mga Cavite projects. And right now po ay ipe-present ko po sa inyo ang aming dalawang affordable na subdivision dito sa General Tikias, Cavite na si Minami Residences at si Valencia Enclaves. If you are looking po ng subdivision na located sa General Trias, Cavite, ito po yung mga subdivision na pwede po ninyong maging option. By the way po, we have two best agent na pinagkakatiwala ang pong humawak ng YouTube channel na ito na sina Sir J. Margallo at si Miss Stephanie Francisco. Our number is already posted in this video. Kung meron po kayong clarification or inquiries, please contact us through our Philippine number, Viber, WhatsApp, and Telegram. If you are looking for a duplex o yung dalawang unit lang na magkatabi, na complete finish na, yung may tiles na po at yung up and turnover, lilipatan na lang talaga, malaki yung lote na parang naka-single attach ka na o parang naka-corner lot ka na, na pwede rin ipasok sa bank o pwede rin ipasok sa pag-ibig, ang piliin nyo po ay si Valencia Enclaves. Si Valencia Enclaves po ay located lamang beside sa Lancaster, New City, if familiar po kayo sa subdivision na yon. Specifically, ang address po ni Valencia Enclaves is Barangay Navarro, General Trias, Cavite. And yung isang subdivision naman po, if you are looking naman po ng Verpa o yung kayo na po yung magpapa-interior design, spacious yung ground floor at higit sa lahat ay malaki din ang lote, ang piliin nyo naman po ay si Minami Residences. Ang pangalan po ng model unit namin doon ay si Hana Quadruplex. Pag sinabi pong quadruplex, dalawang bahay lang po siya na magkatabi sa harapan. Then sa likod po, may nakadikit po sa kanyang dalawang bahay din. So parang sa front po, duplex yung style niya, pero sa likod ng firewall niya may nakadikit din dalawang unit. So parang naka-single attach ka na rin dito. Sa first video po na nakikita ninyo ngayon, ang pinepresent ko po actually is yung Minami Residences. Then after po ng video na to at presentation ko po dito sa Minami Residences, sa second video, Valencia Enclaves naman po yung i-discuss ko po sa inyo. Minami Residences ay 25 hectare subdivision, which is just 4.5 kilometers away from Cavite Laguna Expressway through open canal exit. Located lang po ito along highway ng Arnaldo Highway, General Trias, Cavite. Hana Quadruplex has an 80 square meter lot area and a 54 square meter floor area with 3 bedrooms, 2 toilet and bath, and 2 car garage. Hana Quadruplex is perfect for a family who likes to have extra lot for their garden and future house expansion. Minami Residences has major access road going sa Manila and to the rest of Cavite. Minami Residences is a nature-inspired community but malapit at accessible sa mga primary necessity ng isang pamilya like school, transportation, markets, and hospitals. Paglabas niyo po sa subdivision's gate, school kagad siya. Government school po yun and may mga malalapit ng mga private school. As in, along highway lang po siya. So, paglabas niya ng gate, sakayan rin siya ng jeep going papuntang Robinson Tejero at Robinson Palapala. Pag pa-Manila po kayo, ang sakyan niyo po ay yung jeep going sa Robinson Tejero. Doon po sa Robinson Tejero, may mga terminal na papuntang Avenida Manila, UB Express going to PTEX Terminal, and UB Express going Paloton. At kung Patagaytay naman po kayo, ang sakyan niyo lamang po ay SM Palapala. And doon din po mismo sa SM Palapala, may mga terminal na doon, papuntang Tagaytay, Pabatangas, Quezon at Laguna. Paglabas po ninyo ng subdivision ay government school na kasi along highway lang po talaga yung ating subdivision. Kaya kung kayo po ay naghahanap ng commuter-friendly na subdivision dito sa General Trias, Cavite, ay pwede nyo po na maging isang option tong si Minami Residences. Ang Hana Quadruplex po ay available sa bank at in-house financing. Ang total contract price po ni Hana Quadruplex is 3,470,000 inclusive na po dito ang title transfer and legal miscellaneous fee. Ang reservation fee po, once magustuhan niyo yung unit, is 25,000 pesos. Then after 30 days upon reservation, ay mag-i-start na po ang inyong installment plan ng down payment. Ang total down payment po ay 495,500 pesos.
At pwede nyo po itong bayaran ng installment plan. Installment for 24 months is 20,645.83 centavos per month ang inyong magiging monthly down payment. Pagtapos na po ninyong bayaran ang down payment, ay stop payment na po muna tayo at aantayin natin na matapos ang inyong unit o maipa-approve na ito sa bangko. Again po ang ating unit dito sa Minami Residences, dahil kalo-launch lang po ito, pre-selling pa lamang po ang mga bahay dito. So meaning to say, itatayo pa lamang po ang subdivision. Ang bahay po, once approved na po sa housing loan, sa bank financing, ay doon pa lamang po mag-i-start ang inyong monthly amortization sa bank, which is pwede nyo po siyang bayaran ng 20 years to pay. In 20 years to pay, ang magiging monthly po is 27,342.23 centavos per month. Dinidiscuss ko na po sa inyo lahat ha, kasi I know naman po na the real reason bakit kayo nanonood ng vlog is not only to see what is the turnover, kung ano yung itsura ng bahay pag turnover, but also the process and computation, right po. So, pasensya na po kayo kung medyo hahaba yung ating vlog, pero at least I will make sure na magiging knowledgeable po kayo sa pagkuha ng inyong pangarap na bahay, whether Minami Residence po ang inyong mapipili or yung aming isang subdivision na Valencia Enclaves. Ayun po. So, ayun po, please enjoy po muna kung ano nakikita ninyo, kasi ito na po yung mismong actual turnover ng unit. Habang pinapanood ninyo yung actual turnover ng unit, i-discuss ko na rin po sa inyo yung complete list of requirement. Kasi right now po, karamihan po talaga ng bumibili sa amin ngayon ay OFW client at wala dito sa Pilipinas. So kung OFW po kayo at wala dito ngayon sa atin sa Pilipinas at nais kumuha ng inyong pangarap na bahay dito sa amin, dito sa Minami Residences o sa Valencia Enclaves, magtalaga lamang po kayo ng inyong magiging legal representative dito sa atin sa Pilipinas. Dapat po siya immediate relative like asawa, anak, kapatid o magulang na nag-iedad ng 21 years old up to 55 years old. Siya po yung kakatawan sa inyo sa tripping at pagpirma ng mga documents patungkol sa pagkuha po ninyo ng bahay dito sa atin. At siya rin po yung magbabayad ng reservation fee sa site at bibigyan po namin sila doon ng OR. Ang requirements po ninyo bilang OFW client, number 1 po ay 2 valid ID, husband and wife if married, 4 pieces 1x1 ID picture, husband and wife if married, latest job contract, certificate of employment with compensation, latest 3 months pay slip, TIN ID, SPA form or special power of attorney form. I-email po namin yun sa inyo para ma-print po ninyo at mapirmahan. Then after po ninyo mapirmahan, ipapakonsularize nyo po ito sa Philippine Embassy sa bansang pinag-workan nyo po ngayon. Napirmahan na po at napakonsularize nyo na sa Philippine Embassy natin, isi-send back nyo naman po ito sa yung original copy po ha, hindi po pwedeng scan copy. Dapat po original copy po na isi-send back ninyo sa inyong representative dito sa atin sa Pilipinas para po mapirmahan din po niya. After po niyang mapirmahan yung consularized na SPA form, ibibigay naman po niya sa amin upang maibigay naman po namin at maipasa na at maipay na sa developer po. Ang purpose po ng SPA form, this is a legal docs po na nagpapatunay na kayo po ay nasa ibang bansa at ino-authorize niyo po ang inyong representative dito sa atin sa Pilipinas na kumatawan in behalf ninyo sa patungkol sa pagkuha ng bahay. So, siya po yung pipirma sa mga documents na ASAP na dapat mapirmahan po in behalf po ninyo. O sa po, hihingi rin kami ng scan copy ng inyong passport kasama yung page na may pirma po dun sa passport. Scan nyo lang po yun para po ma-print namin. Also, hingi rin po kami ng copy ng inyong visa. Ganun din po, i-scan nyo lang din po yun. Then paki-scan nyo rin po yung inyong latest arrival and departure stamps sa inyong passport. By the way po, kung kayo po may asawa na at parehong OFW, parehas po kayo ng spouse ninyo na magbibigay ng documents na nabanggit ko kung OFW din siya sa ibang bansa. By the way po, itong pinapakita ko naman to sa inyo is yung sample ng model house namin dito kay Minami para you would have the idea kung paano po ninyo mas pagagandahin yung unit ninyo once na turnover na po sa inyo. Please enjoy the interior design of our model while dinidiscuss ko pa po sa inyo further yung mga yung process at yung requirements na kailangan nating maihanda. Ayun po, so sa mga YouTube or sa mga sa mga subscriber ko na dito sa YouTube, alam kong alam yun na ganito po ako mag-discuss.
as much as I can po. I-discuss ko na lahat-lahat para at least po well knowledgeable na kayo. Kasi sa mga OFW clients po namin, lagi pong comment nila, sana indicate mo na lahat. Sana Miss A, i-discuss nyo na lahat-lahat since pinapanood na rin naman namin yung vlog ninyo. So ayun po, pinagbibigyan ko na po lahat ng inyong mga hiling at inyong kagustuhan and suggestion. Kaya ayun po, I know naman po na ang the main reason talaga why you're watching this vlog na kahit ang haba niya or ang tagal niya is to know the real process and kung ano yung mga step from the acquisition of your property hanggang sa turnover. Ayun po. So, balik po ako sa discussion habang nakikita niyo po. Ang ganda po talaga ng interior namin dito sa Minami. I hope na ano po, nagkaka-idea na kayo or nabivisualize niyo na kung ano yung gagawin ninyo sa property ninyo once sa turnover na. So ayun po, balikan ko po yung aking dinidiscuss regarding sa requirements po para at least alam nyo na pagbabayad na lang yung iintindihin niyo and yung pagre-ready ng mga documents after the reservation. Ayun po, so since mapoprovide nyo na yung inyong mga requirements bilang OFW client, ano naman yung magiging requirement ng inyong representative? Sa representative naman po, ang kanyang magiging requirement ay 4 pieces 1x1 ID picture, latest proof of billing like Meralco or water bill, barangay certificate, and checking account. By the way po, ang mode ng payment ng pagbabayad po ninyo ng down payment dito sa atin sa buy, and actually lahat ng developer ito po ang mandatory requirements as a mode of payment sa pagkuha ng bahay or pagbabayad ng down payment. Kailangan po mag-open po ng checking account. Any bank of choice pwede pong mag-open ng bank account. I mean, ng checking account. Kung ang down payment po ay payable ng installment plan na 24 months, mag-i-issue po ang inyong representative ng 24 pieces na cheque. Equivalent po yon sa 24 months na installment plan. Kung nag-reserve po kayo ng January 1, ang start po ng inyong monthly down payment will be on February 1 hanggang matapos po ang 24 months to pay. So meaning to say po, ang inyong due date sa pagbabayad ng down payment is every first of the month. At yun din po yung ilalagay po or isusulat ng inyong representative sa ano po, sa 24 pieces na cheque. So sa first check nakalagay po doon is January 1, on the second check February 1, on the second check is March 1 hanggang matapos po natin yung 24 months. Then sa payee po, ilalagay po doon yung pangalan ng developer ng subdivision na ng bahay na inyong maibigan, whether Minami residence po or Valencia Enclaves. Ang post-dated check po or checking account is a mandatory requirement ng lahat po ng developer. Kahit sa ang subdivision po ninyo maibigan mag-reserve, ang mode of payment po sa pagkuha ng inyong bahay is through checking account po or through post-dated check po ang magiging mode of payment sa down payment. Madali lamang po makapag-open ng checking account. Any bank of choice po pwede po ang inyong representative. Maghanda lamang po siya ng at least 5,000 for the maintaining balance ng checking account and 350 pesos for the 50 pieces na check booklet. Ayun po. And within the day po usually nakukuha na rin po 'yon. So ayun po, kunyari po tapos na po nating mabayaran yung down payment. Step payment po muna, iintayin po nating matapos ang pagtatayo ng inyong property or ng inyong bahay. Then once tapos na at kumpleto na po yung requirements na kailangan para makapagpa-approve sa bank financing, ipapa-approve na po yun. Then once approved na po siya, dun pa lamang po mag-i-start yung inyong monthly amortization. And of course po, pag na-approve na rin, that's the time na magkakaroon na tayo ng inspection date or makakapag-request na tayo ng inspection date para makita nyo na yung unit ninyo at kung okay na po sa inyo ang pagkakagawa, ay pwede nyo na po itong i-receive at malipatan. Marami po nagtatanong sa amin paano kung gusto na ipagawa yung bahay, pa-modify na. Actually po, pag na-turn over na sa inyo yung unit, pwede nyo na pong gawin yon. Pwede nyo na siyang ipag-gate, pwede nyo na pong ipa-interior design. Conforme na po dun sa anong plan po ninyo sa bahay. Basta po, pag may mga extension tayo, kailangan po natin yung ipa-approve sa village admin. Ayun po. So, ito po yung ito po yung aking presentation for the Minami Residences. I hope po na nakakatulong po ako sa inyo upang magkaroon ng kalinawanan sa pagkuha ng property or ng pangarap ninyong bahay dito sa atin sa Pilipinas. So again po, if you think po na nakakatulong po ako, please like this video, mag-subscribe na rin po kayo. And kung nais po ninyong makita yung property namin dito sa Minami Residence, our number is already posted in this video. Again po, I'm Miss Zay Caranza. Ako po yung head broker and I have 2 best agent po na nag-a-admin din ng page na to. At yung mga numbers namin ay narito po sa
sa video na to. Isa po sa mga best agent ko, si Sir Jay Margalio at si Miss Stephanie Francisco. Our number is already posted. Please don't hesitate po na magtanong po kayo or magpa-schedule ng tripping sa amin. We do exclusive site tripping daily po. Inform lang po kami at least 1 to 2 days ahead po. Ayun po, so itong ipapakita ko naman po sa inyo ngayon ay yung isa pa naming pinakamabentang subdivision which is Valencia Enclaves. Ayun po. So, si Valencia Enclaves naman po, kung nais nyo naman po na wala na kayong gagawin, kumbaga po, gusto nyo lilipat na lang kayo, lalagyan nyo na lang ng gamit or igigate nyo na lang, ito po yung isa sa mga perfect or isa sa mga pwedeng-pwede nyo pong option, which is si Valencia Enclaves. So, again po, magandang buhay po sa inyong lahat. Again, this is Miss Say Carranza, one of the licensed real estate broker ng mga Cavite Projects. And right now, ay pre-present ko na po sa inyo ang aming contemporary twin homes o duplex with big lot, complete finish with tiles na located sa General Trias, Cavite. At meron din po kami along highway ng Tansa, Cavite. Ang name po nung subdivision na pinapresent ko sa inyo dito na located sa General Trias, Cavite ay Valencia Enclaves, which is located to be exact sa Barangay Navarro, General Trias, Cavite. Ang Valencia Enclaves ay just beside ng Lancaster New City. Ipamilyar po kayo dun sa isa pang pinakasikat namin na subdivision dito sa Cavite. So, ayun po. At yung binabanggit ko na along highway na subdivision na ganito rin po yung model, along highway ng Tansa, ang name po ng subdivision na ganito rin yung model is Valencia, is Estancia Enclaves. Ayun. Yung dalawang subdivision po na nabanggit ko po ay 30 to 40 minutes drive lang o one ride lang from Pitex and 40 minutes drive lang from NAIA Airport. For the information po ng aking mga bagong audience, si General Trias, Cavite po ay siya na yung next na magiging Bacoor. At if you are looking for a subdivision or affordable na subdivision dito sa General Trias, Cavite na complete finish na, because I know naman po na sigurado po ako nag-search na rin kayo ng mga subdivision dito sa General Cavite na medyo affordable, pero yun nga po, pricey na nga naman yung mga subdivision dito due to the development and infrastructure na nagaganap ngayon dito sa General Trias. Mga big developers na nandito na, which is to name a few, ay Ibu City ni Ayala Land, Maple Grove ni Mega World, at ang super popular namin na si Lancaster New City, at ang sister subdivision na to, which is yung napanood ninyo earlier, which is the Minami Residence. Itong duplex namin dito, o yung mga units dito sa Valencia Enclaves, General Trias, Cavite, pag tinurn over na po ito sa mga homeowners o sa mga nakabili na, ay complete finish na to. Meron ng tiles sa ground floor at sa second floor, wow! Naka wood flooring o wood tiles na yung second floor. At dahil duplex po ito, para ka na rin naka single attached. At guess what? Ang laki ng lote. Ayun po. So, ang lot size po nito starts from 80 square meter. Pero ang 80 square meter po sold out na. Ang natitira ngayon ay mga 90 square meter and up. At yung laki po ng floor area o laki ng bahay is 55 square meter. Meron po itong 3 bedrooms, 2 toilet and bath, 2 to 3 car garage, kasi ang laki na nga po ng lote. Pag 80 square meter ka, 2 garage kaya. Pero pag ngayon nga po, dahil 90 square meter na lang ang natitira ngayon, 2 to 3 car garage kayang-kaya po. With provision na rin po ito for dirty kitchen and laundry area. Naka-sliding doors na po. At meron na rin po itong overhead cabinet at base cabinet sa kitchen. May cathedral window na, at higit sa lahat, in every room ay may built-in cabinets na, di ba? As inilipatan mo na lang, mapapawaw ka talaga sa turnover ng unit. Sulit na sulit, every sense na ilalabas ninyo, at higit sa lahat, ito na po yung pinakamurang subdivision na complete finish dito sa General Trias, Cavite. For only 3.8 million lang. Meron or 23,000 per month sa pag-ibig or 28 per month. True bank kung bank po siya ipapasok. Grabe, sobrang affordable. Even us na mga broker po, naniniwala kami na nag-o-over-deliver po ang developer. Hindi nila tinipid ang materyales, solid concrete po ang gawa ng bahay. At yung mga materials na ginamit po dito up to date or yung mga latest design and innovation ang ginamit. Yung Valencia Enclaves at Estancia Enclaves, ang pinagkaiba lang ng dalawang subdivision na ito. Aside sa location, kasi nga po si Valencia Enclaves sa General Trias, Cavite, katabi lang ni Lancaster New City o bago mag-Minami Residence. Si Estancia Enclaves is located po yan sa along highway ng Tansa, which is the prime location na po yun kung ituturing.
ay mas nauna pong na-develop ang estansya. Kaya po, yung isang phase po dito ay for turnover na. Sa mga nakakuha ng kanilang unit dito, malilipatan na yung ano, yung estansya in phase second quarter ng taon na to, which is 2023. At dahil nga po sa develop ng estansya in phase sa Tansa at prime location po ito, kasi as in highway lang talaga siya. Medyo mas mataas nga lang po ng konti yung pricing ni estansya comparable kay Valencia. Kaya kung ready for occupancy naman po ang gusto ninyo na twin homes itong nakikita nyo ngayon, sa Estancia Enclaves po kayo kumuha. Pero kung gusto nyo pong i-grab o i-avail yung introductory price sa General Trias Cavite, which is yung sa Valencia Enclaves na katabi lang ni Lancaster yung UCP, which is 3.8 lang, doon po kayo mag-reserve or mag-invest. This is a pre-selling po, by the way, itong mga units sa Valencia Enclaves. So meaning to say, 24 months po ang turnover. Pero naman, ang worthy naman po ng waiting period. At by the way po, kung nangangarap kayo ng corner lot, grabe ang mura ng corner lot sa Valencia Enclaves. Starts lang siya ng 4.3 million. And ang laki ng lote starts from 100 square meter. Corner lot na yon. At complete finish. As in, grabe ang mura po, diba? Kung i-compare nyo po yan sa mga katabi namin subdivision or sa mga kalabang subdivision, actually, ang corner lot sa kanila is ranging na ng 6 million. Dito, 4.3 M lang. Kaya kung kayo po ay corner lot ang naiibigan, ay highly advise call us na, kasi po paubos na pa yung corner lot namin. Ayun. By the way po, dito sa amin sa Valencia, konti na lang mga available na unit. Mamaya ipapakita ko po sa inyo yung mapa para makita ninyo na pa-sold out na talaga introductory price namin. Actually, naubos na nga po kasi 80 square meter po yung introductory nga namin. Ngayon, ang available na lang is 90 square meter po. Pag naubos na po yung introductory phase, i-open naman na yung next na phase, which is meron na daw po itong price increase na around 400 to 500,000 ang price increase. So, 11 na rin nila yung price ng mga kakompita subdivision. Kaya kung nakikita nyo na best option yun na po talaga ito, wag na pong magpatumpik-tumpik pa. Everyday, ang team po namin dito ay nakakapag-reserve ng hanggang 3 to 5 units per day. Baka maubos na yung old inventory. Again po, kung kayo po ay ready na, our number is already posted in this video. Again, I'm Miss Say Caranza, ako po yung head broker. And I have 2 best agent po na sumasagot din at nag-a-admin ng YouTube channel na to, which is si Sir Jay Margallo at si Miss Stephanie Francisco. Yung computation po ng Minami Residence at Valencia Enclaves at Estancia Enclaves, ilalagay ko po sa description ng video na to. Pakibasa na lang po and also yung list of requirements para alam na po natin yung ating mga ire-ready. Ayun po, again po, if you are new to my channel, please do me a big favor po. Please subscribe and hit the bell button found at the lower right of this video screen. Ayun po, kung OFW po kayo at wala sa Pilipinas, magtalaga lang po kayo ng inyong magiging representative na siyang ititripping namin at pipirma ng documents in behalf po ninyo. Ayun po, message nyo po kami or add nyo po kami sa Facebook. Yung link po ng aming Facebook account na kalagay po sa description ng video na to, please add us or call our number po. It's already posted sa video na to. Available po yung number namin sa Philippine number, Viber, WhatsApp, and Telegram. Again, ako po si Missy Caranza, ako po yung head broker. And I have 2 best agent po na pinagkakatiwalaan na humawak ng YouTube channel na to at magaling at maasikaso po sa mga kliyente, which is si Sir J. Margallo at si Miss Stephanie Francisco. Ayun po, if you are new to my channel, please do us a big favor po. If you think po na nakakatulong po kami, please like our video and subscribe na rin po. Malaking tulong po yan sa akin at sa aking team. Maraming salamat po sa panonood ng aking video. And ingat po tayong lahat. God bless po. Thank you.